siguro for the past 3 or 4 years. Four years. Initially, naghahanap ako ng mga lumang retro games nga sa internet. Tapos nung nag-research ako, always lumalabas na ang number one source sa Philippines is yung RGCP at saka yung retro game at kasi si Deo, obviously, ko siya. Okay. Tapos, naya niya ako. Eh, umuhay ko. Bataas ko na sayang sa retro. Oras na ka lumaki. Pinasok ako dito ng kaibigan ko. Kasi sabi ko. Hindi, wala dun. Ayun, tapos naghahanap lang ako ng PlayStation, tapos wala na, nandito na ako. Nakuha ko na lang ng retro, naglalaro na lang ako ng Rockman pag may oras. How do you find RGCT? First of all, very different siya sa other groups. Kasi dito, mas yung camaraderie din yung pinahabol eh. Parang dito yun naman pera eh. Actually, yung bonding. Mas umintaw yung ano dyan, yung Germain. Hindi. Sampanta. Naging mahirap, mas mahirap ako dahil dito. Ang dami kong mga binibili, talaga ganda mga items. And in terms of tech knowledge, you get to hang out with your fellow gamers din at saka collectors. And I think yun ang pinakamagandang nakuha ko sa RGC. Masaya ako kasi nakikita ko sila kung ano yung nagustuhan namin ng kabataan namin. Yung kinakataan namin, gusto rin nila. So, nakakatuwa na nakakita ka ng mga katulad na mahilig din sa retro. Lahat sila kahit may mga trabaho or marami sa buhay, pag nabig sa retro, nagsasama-sama. Yung nakakatuwa, kamarader mo. Step kamarader. How do you start? Paano ka nag-start ng ano mo, collecting mo? Actually, I started collecting games around 10 years ago. I actually collect visual novel versions. And I got to share, and then thanks to RGCP, I got to score some more stuff. That's related to gaming. My game collection. So yun, ito si Pao. And actually, ka-member mo rin siya with Bemani Philippines. So Bemani Philippines is focused on music games talaga under the Bemani. So you can join the group then. So tatlo na yun. At they drew inspiration from RGCP. Yun yung naging roots. So there are 3 titles. One is Metal Gear Solid Philippines. Number 2, Resident Evil Philippines. Ako yun, isa sa mga naging admin and founders. Yes. And also, syempre, Bemani Philippines. Ano yung hindi, meron din ibang hindi rin. Bali yung hinahawakan ko ay manage the Dance Philippines and Dance Central Philippines. Philippines. Tapos, ako rin ay nag-host sa ESPS or other e-gaming events. Pagdating dun sa... Level up na ating comrade. Host na. Level up ko si Josiah kasi parati pa kumakain nun. So, may kasama ko dun sa ano, mga event. Ako si Josiah and my nickname is Josh. Yes, Josh. So I've been here in RGCP since 4 years. So the first time na pumunta ako sa event nila with BGC, so ako na na-declare yung sarili ko na naging collector. Kasi collecting nung panahon na yun is becoming a thing na. That's the nostalgia. Gusto kong maglaro yung mga games na yun. First event natin sa Mind Museum. Sa Mind Museum tayo. And one of my most memorable na tanong at nakasagot ako doon sa tanong na yun. Sino the first company na naging third party? Walang sumagot. Thank you. Well, actually, the first company na naging third party is Activision. Kasi si Activision kasi, nasa in-house pa lang sila with Atari. So, syempre, kasi na nakomenta yung ano, yung mga programmers na yun, ayaw gawin ni Atari. So, what they did is umibalay yung mga developer na yun, simply establish Activision. Kuha ng hentai! Yan. Hentai! Hentai! Wako, brad!
So yun. So for the past 4 years, hopefully ako, chairman, ang wish ko sana mas maging gano'n pa tayo, maging mag-well na tayo unti-unti sa mga major conventions. Kaya ba? Kaya naman kung lahat naman tayo. Alright, so as our group becomes mature, so sana, hopefully, pati, pati yung dinner. Pati yung